Uy, nabalitaan ko yung breakup nila, ano. I wonder, how is she coping up with her heartbreak? Welcome to Easy English with Res. Nakita mo ba kung anong mali dito sa sentence na to? Tara, pag-usapan natin yan. Ang cope ay isang verb na nangangahulugang makayanan. Makayanan ang isang problema. Malagpasan o mapagtagumpayan ang isang problema. So kapag ginamit natin ang salitang cope sa pangungusap, gamitin natin ito kasunod ang preposition with. Cope with. Hindi siya cope up with. We have enough experience to cope with this situation. Mayroon kaming sapat na eksperyensa upang mapagtagumpayan ang sitwasyong ito. I cannot cope with that little boy. He's so stubborn. Hindi ko makayanan ang batang yan. Masyadong matigas ang ulo. Marahil na i-interchange ang salitang keep up at cope up. Kaya it causes confusion pag ginamit sa sentence. Cope up with is wrong. It should be cope with. Kaiba sa keep up, na ang ibig sabihin ay makipagsabayan, ang cope with ay mapagtagumpayan. Oh, gets na ba? Ikaw, paano mo gamitin ang salitang cope with sa pangungusap? You can comment below.